Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi kung saan man tayong dako ng mundo ngayon. Magtuturo tayo ng kunting tips, tutorial kung paano tayo magbasa ng firing order. Yan, paano natin tukuyin yung firing order. So simple lang guys kung paano natin basahin yung firing order. Yung unang gawin natin guys, siyempre itap din muna natin yung number 1. So halimbawa ito, nakakabit sa makina to. Dapat halimbawa buo to, sample buong makina. Ngayon kailangan natin tanggalin yung valve cover para makita natin yung action ng camshaft. So doon natin babasahin yung mga firing order ng makina. Sa camshaft tayo magbasa, hindi doon sa piston, kasi ang piston dalawa lang yan, running mate lang ang ano dyan. Isang ikot tataas yung number 1 saka number 4, pangalawang ikot number 2 at saka number 3. So hindi natin mabasa yung firing order doon. Ang mababasa natin ng firing order dito sa camshaft. So ang unang proseso natin guys, halimbawa nakatap dead tayo sa number 1. So ito nakataas yung nakatap dead center tayo, number 1. Yung camshaft natin ganito yung position niya. So ito kasi yung pinaka-timing dito sa makina na ito. Ang makina na ito is 3ZR Toyota. So napakadali lang tukuyin natin yung timing, firing order. Ang unang gawin natin, ito yung number 1 camshaft, naka power stroke siya. So proceed na tayo guys. Pag inikot natin yung makina, babantayan natin kung saang cylinder ang ganito din ang posisyon ng camshaft. So pag inikot natin yan, ito yung babantayan natin. Yan, kung saan yung susunod na ganito yung posisyon. Ito turo lang to ng ano yung hindi ako professional no, pero ayon sa akin ano, mas madali itong matutunan natin kasi Tagalog na Tagalog to may kasama pang Bisaya So pag umikot yung intake, halimbawa ikot siya ng mga 90 degree, dapat mayroong sumunod na ganito rin yung forma. Ganyan din. Pag umikot ito papalabas, dapat mayroon ding cam lobe na susunod sa kanyang forma. Yan, katulad niya, number 3. So pagkaganyan yung ano niya, kasi yung intake side dito. So ang susunod na ang sumunod na forma ng ganito, number 3. Yan yung susunod na forma, wala namang iba yan kundi ito lang. Ito lang. So ang timing natin, pababasa natin yan. Ang timing natin, huwag tayong tumingin dito sa exhaust, kasi sunod-sunuran lang yan So importante, basahin lang natin yung intake. Diyan tayo magtingin ng firing order. Kasi pag inikot mo to, natural, sasama naman yan. So kahit hindi mo nabantayan ito, ang importante lang yung intake side, intake na camshaft. So pag umikot yan, bantayan nyo guys. Tingnan nyo kung ano yung sumunod. Ganyan yung forma yan, naka number 1, top dead center tayo. Okay yung timing yan, sintro. Yan, nakasintro. So pag umikot siya, ang sumunod na ganyan yung forma is number 3. Yan. So ito, ilista natin. Number 1, number 1 muna tayo. Isulat natin yung number 1. So ang susunod na ganitong forma, pag umikot siya ng mga 90 degree is number 2, number 3. Ito, number 3. So isulat natin, 1, 3. Yun yung sunod niya. So pag umikot na naman ito number 3, yung position naman number 3 maiba, katulad dito sa intake, gagano na naman siya ulit, so susunod naman yung number 4. Yan. So ilista nyo, 1, 3, 4. Yan yung sunod niya. Pag mula sa number 1, number 3, at saka number 4. Tapos bantayan nyo na uli. Kung ano yung sumunod sa number 4, ito lang bantayan nyo ha. Huwag na yung isa para hindi ka maliligaw. Dito lang tayo. Yan. Pag umikot na naman ng mga 90 degree yung number 4,
titingnan nyo naman uli kung ano yung cam lob na kaparehas doon sa posisyon ng number 4. Yan, dati. Yo, di ba? Mayroong sumunod? Oh. Mayroong sumunod na forma? Oh. So, nalista nyo na yung number 1. Kanina, ganito. Naka, number 1 tayo. So, ilista nyo yung number 1. Ang sumunod sa posisyon is number 3. So, sulat natin number 3. 1, 3. Ang sumunod naman na posisyon is number 4. So, ang naisulat natin, 1, 3, 4. Yun na yung sunod. Tapos, sa sunod namang ikot ng number 4, sumunod naman sa number 4 is number 2. So, ito, number 2. Kasi ito yung number 1 eh. Ilista natin yung number 1 una. 1, 3, 4, 2 yung pinakahuli. So, yung pinaka firing order nito sa 4 cylinder is number, ang 4 cylinder is 1, 3, 4, 2. Yan yung, ano na, yan yung firing order niya. Kahit sa V6, mga V8, ganun din yung pagbasa ng timing. So, hindi mo na kailangan, hindi mo na titingnan to, yung side na ito, kasi sumusunod lang naman yan sa camshaft ng intake. So, pakanan yung ikot niyan, siyempre yung intake mo una, intake yung basahin mo, hindi yung exhaust. Kasi, sarado lang yung exhaust at bukas, yun yung sumusunod lang yan siya. So, ngayon guys, ulitin natin, basahin natin yung number 1, nakaganyan, top dead center tayo number 1. Para hindi kayo maliligaw, number 1, ang sumunod na ikot niyan, lista nyo. Ilista natin, no? Para wala kasing ano eh. Dito ako sa trabaho. So, ang gagawin natin, ilista muna natin yung number 1. Yan, number 1 tayo. Tapos yung pangalawang ikot, yan, number 3 gumalaw. So, number 3. Yan, lista natin, number 3. So, pang-apat na, pangatlong ikot is number 4. Yan, number 4. Ilista nyo yung number 4. Sulat nyo sa papel. So, sa pagkatapos ng number 4, sumunod na ikot ng kapurma siya, number 4 is number 2. So, number 2. Sulat natin, number 2. So, ngayon, ang firing order natin is 1, 3, 4, 2. Oh, basic guys. Napakasimpleng tips. So, sana... Ito ha, ang mga video ko, walang ano to, walang, hindi kasi ako marunong mag-edit-edit eh. Hindi ako marunong magpaganda ng video. Pero mas, mas maraming, marami kayong matutunan dito, mga importante. Kasi yung ituturo natin, yung mga importanteng bagay na malalaman nyo, mas mabilis. Kasi ang pagbuo ng makina, madali lang. Ang importante yung pag-timing, paghanap ng mga firing order. Yan, ganito lang yung style niyan. Magbasahin niyo yung camshaft. Kung ano yung pag na-memorize yung ano nito, yung kanyang position, madali na kayo maghanap ng timing. Kasi alam niyo kung paano eh. So guys, yun yung tips natin paano tayo magbasa ng firing order. Ito yung number 1, naka-position ganyan. So ang sunod niyan is number 3. Yan. Kunting ikot lang, number 3 na yung sunod. Kasi ito naman sunod mga firing eh. Kaya nga firing order eh. Kasi ang sunod ng mga fire is number 3. So ang mag-fire naman ulit sunod is number 4. Kasi yun yung position na kapareha sa number 1, number 3 at saka number 4. Eh. Yan, number 4. Ang huli nyan is number 2. Yan, katulad yan, number 2. Umakyat na naman yung number 2. So, ibig sabihin yan, pag umakyat yung cam lob, naka-close yung balbula, itong ganitong position, nag-power siya. Power stroke niya. So yan lang po yung ating tips kung paano tayo magbasa ng firing order. So kahit man sa mga V6, V8, ganun din ang proseso niyan kung paano natin basahin. So hindi na natin kailangan yung mga ano, yung mga halimbawa mag-ano ka ng ako hindi na ako gumagamit ng mga manual sa pagta-timing. Kasi alam ko na kung ano yung gagawin ko sa makina eh. Alam ko kung ano paano siya, ano mga diskarte niya. So kahit anong makina na isasalpak sa akin, kaya ko siyang ibalik sa dati. Dahil kaya kong basahin eh. So importante, magbasa tayo ng camshaft, alamin natin kung paano yung mga posisyon niya. Mas mabilis nating matutunan ang pagta-timing. Dahil pag once na nasintro mo na siya, doon mo na siya makikita yung mga
timing kung saan siya nakalagay. Yan, alam ba, naka number 1 siya. Ang timing niyan, makikita mo na dito, tulad niya, marker. So ito na yon, kasi nasa ibabaw talaga yung timing niyan. Yan, mga ganyan. So guys, yan yung pinaka the best na, kahit hindi tayo professional, pero ito yung pagtuturo na ito ay pinaka the best. Kahit hindi mga hindi nag-aaral na mekaniko, mas mabilis nilang matutunan yung ganitong tutorial. Kasi talagang kita nyo naman sa video kung paano natin tinuro. Kasi ako guys, hindi talaga ako nag-aaral ng pagmimekaniko, experience lang. Pero alam nyo kung bakit marunong ako nito, kasi nagbabasa din ako ng libro eh. Bumili ako ng libro para matuto ako sa para madagdagan yung kaalaman ko. Kahit hindi ako nag-aaral, kapag tinanong ako ng mga professional na mekaniko, mayroon din akong may sagot sa kanila. Kasi bumili ako ng sarili kong libro eh. So walang imposible na kahit hindi tayo nag-aaral ay wala na tayong magandang matutunan. Mayroon pa rin, marami tayong magagawa kung gustuhin mo lang. Okay guys, thanks for watching. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.